Manila. So actually guys, 1955 ang flight namin, kaso delay kami ng 21:35. So yan guys ang PAL. Ano ba i-expect natin sa PAL? Nandito ako guys sa Dubai Airport sa UAE. Magbabakasyon tayo guys sa Pilipinas. Ayan. So ang kailangan mga dokumento guys ngayon dito sa UAE ay vaccination certificate, PCR negative result, ayun, saka yung passport mo. Yun yung kailangan dito sa Abu Dhabi pagpasok mo sa airport. Check-in guys, pag-check-in mo. Tapos pag sa departure naman, upon departure, ang kailangan ng PAL ay yung One Health Pass mo. Tapos kailangan din nila yung PCR test negative result mo. So ayun guys, yun yung kailangan. So ano yung mga protocols na kailangan guys as of December 3 ngayon? Kapag ka vaccinated ka, meron kaming 6 days quarantine. So dun sa 5 days merong swab test. So kapag ka negative ka, syempre pauwiin ka na ng probinsya mo. Continuous yung quarantine mo up to 14 days. So kung 6 days ka sa dun sa Manila, sa airport, sa hotel, pag-uwi mo ng 6 days, tutuloy-tuloy mo na yun hanggang 14 days, home quarantine. So sa mga unvaccinated, 8 days. Pagkatapos ng 8 days, tuloy-tuloy mo na hanggang 14 days. Ang pagkakaiba lang guys, kapag vaccinated ka, 6 days ka sa Manila sa quarantine mo. Kapag unvax, 8 days. So tuloy-tuloy mo na rin yun pagkatapos ng swab test mo sa ikalimang araw ata. So ayun guys, dati nung November nagbook ako ng ticket ko, nasa green list na kami, wala nang quarantine. Pero pagpasok ng December, biglang pumutok yung new variant na Omicron. Ayun, nagkaroon na naman ng bagong update sa protocol. So ngayon guys, wala nang green. Magkasama na yung green at saka yellow, magkasama na yun. So yung red, ibang ano na rin yun. Ibang kaso rin yun. So nag-ikot-ikot ako guys. Ang ganda ng airport nila rito. Merong train. Pagpasok mo sa doon sa check-in, sa Terminal 1, so sasakay ka ng train papunta sa yung gate. So ayan. So expect nyo guys, magbablog tayo sa Pilipinas. Namiss ko ang Pilipinas. Ang mahal ng ticket guys. Tiga Abu Dhabi ako, pero Dubai ako nag-flight kasi grabe yung mahal ng ticket sa Abu Dhabi. So dito sa Dubai, since sa Dubai ang Philippine Airlines, so dito ako guys sa Dubai, sa Philippine Airlines, ganun pa man ang mahal pa rin guys ng ticket. So ito guys, naglakad-lakad ako. Tinutur ko kayo rito. So ayun yung Manila guys, oh. Manila, Manila, Manila. Nasaan ba ang Manila? Ayan.
Ayan ang Manila, guys. Ayan yung time namin dati. 15:55. Kaso delay. Ayan, guys. Oh. So dapat 7 p.m. dito sa may UAE ay alis na kami. Kaso na delay kami ng ano yan? More than 2 hours. Dito kami sa duty free. Malaki din yung duty free nila rito, guys. Ayan, so ano pa ba? Update. Update ko kayo, guys, once na nasa hotel na kami. I-share ko sa inyo, guys, yung mga tanong ko rin dati. Dati tanong ko, nung wala ng quarantine, sagot pa rin ba ng government yung pamasahe papunta ng probinsya? So yun yung tanong ko. So nasagot na ngayon, ngayong merong quarantine, so sila na lahat bahala. Dun sa OFW nga pala, huwag nyo nang problemahin, huwag kayo mag-book ng hotel. Libre na yung hotel nyo, libre yung pagkain nyo, at libre yung sasakyan nyo papunta ng inyong probinsya. Sa mga non-OFW, kailangan mag-book ng hotel. So, di ko alam kung libre yung pagkain. Di ko rin alam kung paano yung pag-uwi nyo sa probinsya nyo, kung may probinsya kayo. So, since OFW ako, yun lang yung kaya kong ibigay na update. So, free yung hotel, free yung foods, at free yung transpo pauwi ng probinsya sa mga taga-probinsya. So, ang bango-bango rito. Ang bango-bango. Ano to? Nasa duty free pa rin tayo, guys. So, tara. Yung gate natin, guys, ay gate D20. So ito ang gate D1232. So sundin lang natin to. Nasaan ba ang gate 1? So ito D1 up to 22. So ito tayo. Dito tayo. 132 D13 to 21. So doon. Ang laki ng ano, guys, ng airport nila rito. Nasa D na tayo. So ibig sabihin merong A, B, C, D. So, ganun kalaki. Malaki siya, guys, ang airport, kasi nga may train. Train na maghahatid sa iyo sa ano, main building ng airport. Saka isa ang Dubai sa may pinakamagandang airport, pinakamalaking airport sa buong mundo.